Purihin ang Panginoon, God reigns. And it's very important that God reigns in every moment, every second of our lives. Time is fleeting. Time is a very vital element in our lives. Talagang ang panahon ay mahalaga, subalit napakabilis lumipas ng panahon. Ang pag-aaral natin, pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng paggalang sa oras, pinamagitan natin, enjoying the times of your life. Thank you, Father, for time. Thank you for space. Thank you that we can live in a certain time and space where you are there and our loved ones are there to share such time and space with us. Nawa, Panginoon, lalo namin maunawaan yung halaga, yung hiwaga ng panahon at nang lalo namin kayong madakila at lalo kaming makapamuhay ng mabunga at maayos, matiwasay, masagana. Be our speaker, O God, the Lord Jesus. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities. Make your word our food, our medicine, our strength, our light, our hope. And as we worship you and as you teach us, Father, may we learn to glorify your name. Lead your people unto greater wisdom. Give us your blessings. We seek you in the name of your Son, our teacher, the Lord Jesus Christ. Amen. It's very important that we look at the times of our lives. What are the times of one's life? Ano ba ang hiwaga? Ano ba yung halaga ng panahon? Philippians 3:13, but one thing I do, Paul says, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sa isang maiksing pangungusap na ito, tayo binibigyan ni Pablo ng pagtingin sa panahon. Merong ngayon, may nakaraan, merong bukas. At sabi niya, isang bagay ang tinitiyak niya, nililimot ko na yung nakaraan, pinagsisikapan kong maging mabuti ang darating, at yun ang ginagawa ko ngayon. So Paul talks about the three facets of time. One of that is the present, the now. Yung ngayon mismo, yun. Ecclesiastes 1:9, what has been will be again, what has been done will be done again, there is nothing new under the sun. So yung mga nangyayari naman, nangyari na rin paulit-ulit lang. Kaya kung lagi mong uubusin yung panahon sa pag-iisip ng baari pang mangyari, o lagi mo lang lilingunin yung nangyari na, maaaring hindi mo tuloy mapansin yung sa kasalukuyan ay nangyayari. Solomon connects the past with the present and the future. So another element of time, of course, is the past. Another facet of time, yung nakaraan. Merong kasalukuyan, may nakaraan. Yung sinabi ko 1 second ago, nakaraan na, tapos na. Job 8:9, for we were born only yesterday and know nothing, and our days on earth are but a shadow. Madalas natitinig natin, ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Linggo na naman, Lunes na naman, ang bilis ng isang linggo. Parang kahapon lamang yung malayong nakaraan. At talaga, yan ang hiwaga at kapangyarihan ng nakalipas. Na ang lahat ay lilipas. Yung tinatanaw mo palang sa malayo, darating yon, sandali mo lang na makakaharap, tapos habang panahon na siyang lipas, tapos na. Minsan may anniversary, may birthday, may kasalan, ang tagal mong pinaghahandaan, halos hindi mo naramdamang dumating at pagkatapos, aalalahanin mo na lang at gugunitain habang panahon. Yun yung nakaraan, tapos na. And what about the future? Yung darating pa lang. But the past, the present, and the future are actually all one. The past, the present, and the future are all happening at the same time as far as timeless God is concerned. Meron lang tayong ngayon kasi tayo nasa katawan, nasa lupa. Pero sa eternity, wala naman talagang lumipas, walang nakaraan. Ang lahat ay ongoing present. It is only our position, our point of view that divides time into such segments as future, present, and past. God is timeless. The Spirit is timeless. Spirituality is timeless. At pag nakalaya ng ating katawan sa lupang, ang ating espiritu sa lupang katawang ito, lalo nating maunawa ang ibig sabihin ng timelessness. Ganun pala, sandali lang ang hawak mong panahon. Dapat habang kaharap mo't hawak yon,
dapat mong matutunan ang dapat matutunan, dapat mong ma-enjoy ang dapat ma-enjoy, dapat mong gawin ang dapat gawin. Kasi pag tapos na, tapos na. Let's take a look at enjoying the times of your life. Time cannot be stopped, time cannot be controlled. So you might as well ride the times and enjoy the times. What to do with the times and periods of one's life? Kung minsan ka lang maging bata, anong dapat mong gawin? Kung minsan ka lang maging kabataan or youth, anong dapat mong gawin? Minsan ka rin lang namang tumanda, tapos haharap ka na sa Panginoon, anong dapat mangyari? How do you enjoy God's gift of time? Live in the present. Ang mga taong mga pinakamasasaya, pinakamakabuluhan ang panahon, ay yung nabubuhay sa ngayon, sa kasalukuyan. Because it's only the present, it is only the now that you really have. Tapos na ang kahapon, wala pa ang bukas. Yung ngayon lang ang meron ka. So focus on the present challenges of life. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. And if I may add, when it comes. Each day has enough trouble of its own. Maraming ligaya, maraming kapayapaan, maraming kagalakan ang nananakaw sa atin pagka yung ngayon inubos natin sa pag-aalala tungkol sa bukas. At alam yun ni Jesus. Kaya sabi niya, huwag nga kayong mag-alala tungkol sa bukas. Yung bukas darating at aalalahanin niya ang sarili niya pag nandyan na siya. Ang isipin niyo lang yung ngayon. Sapagat yung ngayon, sapat na ang dami ng challenges niyan na dapat niyong harapin. At dahil yan ay ngayon, alam din ng Diyos ang ibinigay niyang kapangyarihan sa atin, sapat para harapin ang problema ngayon. Kaya tayo nangihina, kaya tayo pa na nawawala ng lakas ng loob, kaya tayo nagiging malungkot, maalalahanin, yung lakas na kasyang-kasya para sa mga dapat gawin at mga problema ng ngayon, hinahati natin. Yung lakas na pang ngayon, yung kalahati, inuubos natin sa mga problemang darating pa na ini-imagine natin at inuubos din natin sa problema ngayon ay nandito na. At kadalasan, yung lakas na pang problema ngayon, inuubos pa rin natin sa mga bagay na nakalipas na, na wala ka nang pwedeng gawin. Nagmumukha tuloy kulang ang pagpapala ng Diyos, nagmumukhang kulang ang lakas na ibinibigay niya, eh kasi naman kung binigyan ka ng pagkain para ngayon, ayaw mong kainin yung kalahati, dahil mo para yan bukas. Di kulang ka. So niya, pagdating ng bukas, may pagkain para bukas. Yung ngayon para ngayon. Kaya sa Israel, nung umuulan ng pagkain sa disyerto, ang bili ng Panginoon, kumuha lang kayo ng kailangan nyo ngayon. Bukas uulan uli ng mana. Yung mga sigurista, nagtago ng sobra sa kailangan nila, nabulok, inuod. Kasi sabi ng Panginoon, ba't kayo nag-iipon para bukas? Bukas uulan uli. Ang kolektahin nyo lang yung kailangan nyo ngayon. When we expend our energies to troubles that are still imagined and are yet to come, which may not even come, we actually divide all the energies that should have been focused only on the challenges of today. But the only reality that you have, the only reality that you face and hold and see and hear is now. Ano ibig nating sabihin? Hindi na totoo ang kahapon. Wala na siya. Kumisan lagi kang pinagmumultuhan ng kahapon kasi lagi mo siyang hinuhukay mula sa libingan. Pero ang totoo, wala na siya. Kaya nga kumisan lagi pag may mga party, lalo na yung medyo may edad, ang tugtog lagi yun nung panahon nila. Bakit lagi ganyan ang tugtog nyo? Sometimes nagre-reklamo ako pag inimbita ko ng mga church groups at ang tugtog 70s, 60s. Hindi naman masama. Kasi kung marami pang ibang tugtog, may tugtog ngayon. Alang sa lagay, puwera na kayo sa tugtog ngayon. Ang lagi ninyo lang hahawakan, yung Beatles. Ang lagi ninyo lang hahawakan, Carpenters. Lagi na lang yung stylistics, yung mga nakaraan. Wala na bang nangyari sa ibang buhay nyo? Wala na kayong titingnan kundi nakaraan. Nakapako ka, sayang. Kasi binigyan ka na ng pagkakataon maging teenager noong 70s. O tapos na yon. 70 years old ka na ngayon, o 80 o 60. May tugtog pa rin ngayon. Pagka pumuwera ka doon, nabubuhay ka sa kahapon. E yung ngayon, ang tangi mong hawak.
make, accept, and reject choices that can still be made. That's what we do today. Ngayon, may kapangyarihan ka pa, kapatid, na magpa siya. Ito ba ang gagawin ko o hindi? Siya ba ang papakasalan ko o iba? Doon ba ako titira o hindi? Yun ang pag-ubusan nyo na ngayon ng panahon, yung paggawa ng choice. Yung choices nyo dati na mali, tama na. Kahit pa kayo mangisay, napili nyo na yun noon, nagkamali na. Dapat na lang maalala yung lesson, then move on. Focus on what's in your hands now. Done choices are done. Choices still to be made can still be made. At present, you are still in control. And that's the beauty of the present. Hawak mo pa. May kaharap kang asawa mo o kaibigan mo, nagtatalo kayo, hawak mo pa kung ang pagtatalo na yan, ang uuwian ay pagkakasundo o pag-aaway. Hawak mo. Huwag mong sayangin. Gumawa ka ng tamang choice. So do what's doable now and avoid what's avoidable now. Sabi nila, don't cry over spilled milk. Yung lumigwak, natapo na, kalimutan na. Yesterday is gone and tomorrow is not yet. Pag inubos yung sobrang oras nyo ngayon, kahit ni kaiisip tungkol bukas, eh kung pala sumakabilang buhay ka na mamayang gabi, nasayang naman lahat yung kaiisip mo. At kung minsan, sa kaiisip mo about tomorrow, hindi mo tuloy nahaharap yung today, lumipas ang hindi mo napansin. Meron na palang nag-propose sa'yo, hindi mo napansin kasi iniisip mo kung sino yung magpo-propose pa. Meron na palang business opportunity dumating, lumampas kasi nakafocus ka sa mga pwedeng dumating pa. May kaligayahan na pala na dapat na-enjoy mo, lumampas kasi wala kang inisip kundi yung mga pwede mo pang ma-enjoy sa future. So what does time tell us? Enjoy the moment. The moment is there to be enjoyed. If there's a problem to solve, solve it. If there's food to eat, eat it. If there's music to dance to, dance to it. It is only now that is there. Studiously focus on the here and now, on the moment at hand, and never miss enjoying it. For in a flash, it will be just be a part of the retrievable past. Yang pakikinig natin ngayon ito, mamaya, past na yun. Tapos na. May bata na nagpapabuhat sa'yo, hindi mo binuhat dahil baka malukot ang damit mo. After one day, past na yon. After 3 years, past na yon. Nawasak na yung damit mo, iniisip-isip mo pa, sayang, hindi ko nalang binuhat yung bata. Kasi ngayon, mama na siya, bakulaw na, ayaw ng pabuhat sa'yo, lumampas na yung chance. Kaya hindi dapat pinapalampas ang pagkakataon. Nakabukas ang tenga mo, ang mata mo, ang lahat-lahat ng senses mo, kung ano ang iniaalok ng kasalukuyan, dahil bukas, hindi na iniaalok kasi tapos na. Ecclesiastes 9:7, go eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart, for it is now that God favors what you do. Huwag sayangin ng ngayon. Magkasama kayo ng mahal mo sa buhay, huwag mong awayin, huwag mong pahabain ng tampo, kasi mamaya, tapos na yung moment na yon. Sayang. Kaya kung may kasama kang mahal mo sa buhay, gusto mo mag-inarte at kung ano-ano pa, ang sasabihin mo, teka, sasayangin ko ba tong moment na to? Sayang, Kodak moment. Diba? Sayang. Sayang na sayang. Meron kumisan yung husband mo, gusto kang isayaw, sayaw tayo. Iiya ako. Sayang. Mamaya matanda ka na, ayaw ka na niyang isayaw dahil matanda na rin siya. Tapos iisip-isipin mo, sayang, nakasayo, sana kami nun. Meron kang pagkain sa hapagkainan. Sasayangin mo ba? Iisipin mo lagi, diet mo? Ayun ang pagkain, basta in moderation. Sasayangin mo ba yung pagkakataon? May kasiyahan, may pagtitipon. Sasayangin mo ba? Sumama lang ang loob mo kapraso, palalakihin mo na yung problema, hindi ka na mag-e-enjoy. Hindi na babalik yun. Narito na ang gusto mong makasama. Sasayangin mo ba? Padadaan yun ba sa hiya? Nahihiya kang lumapit? O nahihiya ka na ipakita na meron kang pagtingin sa kanya? May chance kang kumita? Sasayangin mo ba? Kasi baka hindi na yan bumalik. Ang ganda-ganda ng lugar, sasayangin mo ba yon? Tutulugan mo lang? O kaya hindi mo papansinin? O mag-aalboroto ka? May okasyon.
sasayangin mo ba? Dami natin sinasayang na oras kasi wala sa lugar ang mga arte natin. Huwag sayangin ang ngayon. Ecclesiastes 11:9. Be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. At sabi rin naman, huwag kakalimutan ng Diyos kasi i-judge ka rin niya. Pero hindi naman yung panakot. Ibig sabihin lang, yes, do what you can, just don't forget that God will hold you to account. So habang bata ka talaga, marami kang magagawa, so gawin mo na. Kung minsan, merong mga sobrang scholars, nag-aaral ng college or high school, talagang walang inatupag kundi magka-grade na mataas. Pero hindi na nakasali sa play, hindi na nakasali sa chorus, hindi na nakasali sa cheering squad. Puro yun na lang inatupag. Hindi naman yun masama, pero hindi lang yun ang buong buhay. Hindi naman kung maibig sabihin, valedictorian ka o salutatorian o first honor. Hindi naman ibig sabihin, pagdating ng panahon, ikaw yung yayaman dyan. Hindi naman ibig sabihin, ikaw yung magiging may-ari ng kumpanya. Although hindi yun masama, don't get me wrong, pero maraming ini-offer ang panahon. Dapat lahat yun, tikman mo, gawin mo, basta't hindi masama. Kasi minsan ka lang maging bata. At tayo naman may mga edad na, payagan natin ang mga bata na maging bata. Bata eh, malikot. Huwag mong itali sa upuan. Pagtanda mo, you have all the time to be in the wheelchair. Diba? So, habang nakakagalaw ka pa, gumalaw ka na. Kung minsan, makikita mo sa ibang bansa, ang dami naglalakbay yung mga may edad na, siguro, retirement money or lifetime savings, pero hindi na makaakyat ang tatlong baitang ng hagdan. Kung may pagkakataon kayo, habang bata kayo, mag-tour na kayo. Iba naman syempre, yung nakikita mo pa, kasi anong nakikita mo, magandang tanawin, oh, kasi hindi mo na rin makita. Dumadating syempre ang paglabo ng mata, panghina ng tuhod. Kaya may tamang oras para doon. Doon ang mananahimik, doon ang mga pagbubulay-bulay. Habang bata ka, be active. Huwag sayangin. Isaiah 22:13, let us eat and drink, you say, for tomorrow we die. May katotohanan naman. Kaya lang, hindi naman talaga ang gagawin mo, kumain ka nalang magsaya dahil mamamatay ka. Kasi dapat din, gumawa ka ng mabuti, mamunga ka bago ka mamatay. Pero alam nyo, kung walang kwenta sa inyo ang buhay, and you are destined to die, do not die ahead of time. Why? Because you have plenty of time to be dead. Ang dami nun. So huwag nyong agahan. Huwag kayong magpakamatay. Madadali lang. Eh, ang haba-haba naman ang kamatayan. So, mabuhay muna kayo habang buhay pa. Huwag sayangin ang panahon. Napakahalaga na pahalagahan yung oras. Enjoy what's available, what's attainable, what's present. Forgo what's not available. Isa pang sayang sa paggamit ng panahon, may pagkain sa hapag, hindi yun ang gusto mong kainin, so hindi mo yung kakainin, so sayang naman, eh yun ang meron. Yun ang available, huwag mong palampasin. Yung hindi mo makamit ngayon, huwag mo na masyadong kamitin, kasi mabibigo ka lang, at kadalasan makakalimutan mo kung ano yung nandyan naman. Hebrews 13:5, be content with what you have. Pag tinuruan mo ang sarili mo na makontento kung anong nandyan, masasaya ka. Kesa lagi ka naghahanap ng wala. Merong mga matatanda, nandyan na yung limang anak, isa lang ang wala. Wala ang atin nyo, wala ang atin nyo. Gusto na sabihin talaga yung mga ibang anak, eh, haalis na kami, siya lang palang hinahanap nyo. Diba? Kung sino yung nandyan, enjoyin mo. Mahirap naman talagang bumuo ng maraming tao ng sabay-sabay. So kung sino yung nandun, pag enjoyin nyo siya, enjoyin nyo rin. Sabi ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after and pine for what is not. Ganun daw ang tao. Wala nang tinignan kundi the good old days, o the future, ang hinahanap yung wala, malungkot tuloy. So that's what we do with the present. What do you do with the past? Selectively die to the past. Kung meron tayong dapat patayin, yung kahapon, hindi yung ngayon. Philippians 3:13-14, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. Selective ang sinabi ko, hindi naman natin kailangan mamatay sa buong nakaraan. Forget
dissolve, destroy the unbeautiful, the ugly, the destructive, the painful parts of the past. Ilibing natin kung ano yung hindi maganda, kung ano yung mahapdi, kung ano yung masakit, kung ano yung makirot na bahagi ng ating nakaraan, die to it, let it die, bury it forever. Kaya yung mga hindi makaya ang problema sa mundo, nagkakaroon ng amnesia. Kung minsan nawawala sa sarili, tinatakasan ng bait for protection. Because the brain and life will have to protect itself from too much pain and sorrow and problem and stress. So kung minsan, nawawalan ka na ng bait. Kasi mas mainam pa daw na baliw ka, na buhay, kesa sa ang tinutinu mo tapos namamatay ka sa hapdi at sakit. Kaya hindi ba, pag ooperahan kayo, pinapatulog kayo, parang momentary death of the body, para hindi nyo maramdaman ang kirot at sakit ng mangyayari. Amnesia is for protection and healing and happiness for those people that have been pushed over the edge. So stop reliving and recollecting and resurrecting ugly moments and ugly parts of your life. Isang napakalaking pagsasayang ng panahon, yung ubusin mo yung ngayon para magdrama ka sa nangyari na kahapon na hindi mo na ibabalik, pero ting naaalala mo, napapaiyak ka, nalulungkot ka, nagagalit ka, namumuhi ka, ayaw mo yung buhay, bakit mo pinahirapan na yung sarili? Yun ang dapat ilibing na. Minsan ka nang nahirapan nun, tuwing ginugunita mo ngayon, nahihirapan ka uli. So sinong nagpapahirap sa sarili mo kundi ikaw? Kaya dapat ang ginugunita na lang natin tungkol sa nakaraan, lessons learned, pleasant memories. Pero huwag mo nang alalahanin, ilibing mo na na hindi ka napag-aral ng tatay mo, inapi ka ng stepmother mo noon, kinurot-kurot ka ng tita mo nung maliit ka pa, lagi ka nalang taga-sibak ng kahoy, taga-igib, taga-laba, taga-plancha, inalila ka ng lahat. O pwedeng totoo, pero anong mapapala mo na laging gunitain yun? Para ka magalit, para ka lumungkot. Samantalang kahit man maraming hirap ang nakaraan natin, marami ring ganda at saya. Piliin mo na lang yun at yun na lang gunitain mo kung gusto mong magdramang bukid. Sasaya ka. Any memory that makes you frown or cry or cringe, you must forget forever. Ang Panginoong Diyos, ganun din ang paraan. Isaiah 65:17, "Behold, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind." Yan daw ang talagang final salvation of the people of God. Ililikha tayo ng bagong lupa, bagong langit, bagong syudad, a new Jerusalem, a new earth. Bakit? Pinawasak na yung earth natin, pinapangit na natin, pinapangit na natin ang konsepto ng relasyon natin sa Diyos. Kaya ang sabi ni Lord, you must be born again. How can you be born again? First, you must die. Because if you don't die, you cannot be born again. So you die to your old self, you die to your sins, you die to your past. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabi, sobrang pangit na yung nakaraan, hindi na pwedeng repair-repair. Hindi na pwedeng tagpi-tagpi. Limutin natin, tunawin natin, durugin natin, ilibing natin, at babangon kang muli isang bagong tao. At yun ang napakagandang pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Lahat ng pangit, lahat ng mahirap, lahat ng masakit, lahat ng kasalanan at marumi na naging bahagi na ng ating pagkatao, pwedeng linisin pag nanalig ka kay Jesus. Yun ang sinisimbolize ng baptism. That when you are immersed in water, para kang inilibing, and when you rise, you are a new creation. Pero maraming Kristiyano, nabubuhay pa rin sa nakaraan kasi inaalala pa nila. O kaya binabalikan. Sinabi na nga sa Bible, the dog returns to its own vomit. Naisuka mo na, kakainin mo na naman. Di ba ganun ang ginagawa ng mga aso minsan? So sa buhay natin, tinakwil na natin ito, tinalikuran na natin. Ano't binabalikan? So bumabalik yung sumpa, bumabalik yung problema. Revelation 21:4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.
Pagdating daw nung panahon na tayong lahat ay kapiling na ng Diyos, papahirin niya ang luha mula sa ating mga mata, wala nang kamatayan o pagluluksa, pagluha o mga sakit, sapagkat iibahin na lahat ng Diyos. So yung sinasabi nating bury your past, kalimutan mo yun, hindi an escapism. It's God's way. Kailangan nating pakinabangan yung pamamaraan na yun ng Diyos. May dati kang galit, ilibing mo na yan. Tama na. Alam nga naman ito yung may family reunion, nakikita mo yung kapatid mo, maaalala mo lagi na tuwing kasalan, siya ang maid of honor at ikaw yung maid of horror. Eh, sige, alalahanin mo, pero sasaya ka ba? Maaalala mo lagi na siya lagi yung sponsor ng mga ROTC. Tapos ikaw yung tagadala ng payong dahil baka umulan, mabasa siya. Yung mga inggitan ng mga magkakapatid noong araw, kumisang daladala yan hanggang pagtanda. Kaya maraming away ang sumasabog pag may family reunion. Kasi biglang yung lahat ng galit na tinimpi ng kitagal-tagal, nagkakasama kayo in one single time and space, what will happen? It will become ugly. Kaya ang sabi ni Lord, forget. Forgive. Hindi para tayo ipatalo o ipakawawa, kasi alam ng Diyos, yun lang ang tanging paraan para makagraduate ka sa mga hirap ng nakaraan. Magpatawad ka na, lumimot ka na, dahil may ngayon pa. May bukas pa. Ngayon, kung yung ngayon at bukas, uubusin mo kada drama tungkol kahapon, humahaba ang epekto sa'yo nung kahapon. To the point that the pains of yesterday will become the pain of now and the pain of tomorrow, talo ka. God's cure for the wounds of the past, erase, sabi niya. Delete. Create your new realities. So stay grounded on and rooted in the beautiful, the pleasant, and the good parts of the past. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So pag naaalala mo na naman na naapi ka nung araw sa school kasi wala kang damit, wala kang bag, alalahanin mo yung Philippians 4:8, noble ba yan, pure, praiseworthy, excellent? Hindi, pues, huwag yan naisipin mo. Yeah, think about nice things. Mga kapatid, kung ano ang iniisip nyo, yun ang magiging realidad nyo. Sabi nila, it's all in the mind. Ang laki ng katotohanan nun. Hawak mo ang kamay ng asawa mo, nag-e-enjoy kayo sa isang magandang biyahe, isipin mo na bigla siyang kinakain ng isang maligno at unti-unti siyang nawawala sa hawak mo at inaagaw siya ng mga demonyo. Hindi ba kahit hawak na hawak mo siya at nandun, kakabahan ka, matatakot ka? Kasi nasa isip mo eh. Secure na secure ka sa bahay nyo, pero iniisip nyo, baka bukas mag-tsunami, lububog kayo, baka lumindol, gumuho ka, kung ano-ano. Pero andun ka, hindi yun nangyayari. Pero kakabahan ka rin, natatakot ka. Wala yung asawa mo, nasa malayo, iniisip mo, nasa kandungan ng iba. May kasiping na lima. Kahit ang totoo, nandun siya at iniisip ka at nakatingin sa litrato mo, magiinit ang tenga mo, tatayip ang dibdib mo, kakabahan ka. Kasi ang realidad, hindi yung tunay na nangyayari. Ang realidad, yung nasa loob ng isip mo. Kaya ang tunay na taong nagdidisiplina sa sarili, dinidisiplina ang isip. O ayan, nag-iisip ka na naman ng kamatayan, tigilan ng pag-iisip dyan. O ayan, iniisip mo na naman, mauubos ang tubig sa mundo. Ang solusyon mo, may migrate sa Canada kasi madaming lake. Eh, hindi ka naman magka-visa. So, namang problema ka. Problema ng Diyos kung paano papaulanin, kung paano... Problema niya kasi hindi mo naman kaya eh. Kaya ang sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of the way you think. Pag lagi kang nagsususpecha sa kapwa, wala kang katahimikan. Pag lagi kang nag-iisip ng problema, naguguluhan ka. Ano ang realidad mo ngayon? Ngayon mismo, may kinakain ka, may iniinom ka, yun ang enjoyin mo. Tutunan mo na pasalamatan ng Diyos doon at piliin mo kung saan ifo-focus ang iyong isip. Kasi kung saan nakafocus ang iyong isip, dinadala yung buong pagkatao mo. It's all in the mind. It's not completely true, but there's a lot of truth in it. So you create your reality. Kaya di ba ang tinasabi ng iba, o pagka magulo, ang ingay-ingay, pumikit ka, isipin mong nasa isa kang tahimik na pulo. Halos marinig mo ang lawis-wis ng kawayan,
At halos maramdaman mo sa iyong paa yung mga alon. Kasi nasa isip mo eh. Dinidisiplina ang isip. John 12:24, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Kailangan meron tayong hayaang mamatay at malibing para magkaroon ng bagong buhay. At yon, ang mga masasamang alaala, kailangang ilibing yan, magkakaroon ka ng bagong pag-iisip, bagong buhay. Let the pains of the past die. Forgive, forget, and move on. Dahil may present ka pa, at kung loloobin ng Panginoon, may future. Hindi pwedeng ipangutang ang future. Hindi mo pwedeng sabihin, bigyan mo ka ng pera ngayon, magpapaalipin ako sa iyo bukas. Eh kung mamatay ka ngayon, paano ako sisingil? Di ba? Hindi natin hawak yung bukas. Hindi yan pwedeng gamitin. Ang pwede mo lang gamitin yung ngayon. But of course, you prepare for the future. Isa yan sa pagtingin. You know, you live in the present, you die to the past, and you prepare for the future. Laging merong ipinapanganak, may tumatanda, at may namamatay any moment. Ganun talaga yung buhay. Kahit sa sarili mo ngayon, nabuhay ka ng matagal, kung may tumira sa yung bulate, batang-bata pa yung bulate, pero kung ilang linggo lang, tatanda na yun, mamamatay na uli yun, ikaw buhay pa. May buhok ka na nalalagas, may tumutubo, mayroong kalagitnaan. At any moment, something is dying, something's being born, and something is growing, developing in you, in your life, around you. Kaya sa ating mga community, may ipinapanganak na bata, may tumatanda na tao, at may namamatay sa kabilang bahay. It's part of life. So in us, we allow new ideas to be born, we let them gestate, and we let them develop, and then we say goodbye to old ideas. Let's not be too sentimental about the past. The past is past because it's past. Therefore, tapos na yun. Plant seeds and seedlings. Invest, save, and plan for the future while you are enjoying the present. Pag naman puro investment, saving, planning ang ginawa mo, hindi ka na nabuhay sa kasalukuyan, lugi ka rin. Sabi sa Bible, tonight, your soul is extracted from you. So what will happen? Ecclesiastes 11:1-2, cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Give portions to seven, yes to eight, for you do not know what disaster may come upon the land. Said another way, mag-invest ka. Pag may itinanim ka, may tutubo. Kadalasan, hindi lagi. Kaya magtanim ka ng marami. Kasi hindi mo alam kung alin sa mga itinanim mo ang magbubunga. Eh kung isa lang itinanim mo, bigla namatay, di wala na. So marami ka dapat itanim. Sa niya, give portions to seven, yes to eight. Maging mabuti ka sa maraming tao, hindi lang sa isa. Inaasahan mo yung isang yon, magiging mabuti rin sa'yo. Eh bigla siya namatay o nagtaksil. Kawawa ka naman. So sabi, kumuha ka ng mabuti sa marami. Hindi mo alam kung sinong tatanaw. Hindi mo alam kung sinong lilingon sa'yo. Magandang preparation. Pag nagawa mo na yon, nag-i-invest ka, nagtatrabaho ka, gumagawa ka ng mabuti tulad ng woman of Proverbs 31, sabi sa verse 25, she can laugh at the days to come. Another version says, see, she can be cheerful about the future. Pag may tanim ka, may investment ka, may saving ka, may ginawa kang mabuti, you can rest. Kasi alam mo na at least isa doon mamumunga, meron kang aanihin. What should be done after each day? Kasi sa mga ay, lumulubog na naman ang araw. Ay, gabi na pala. Yung mga nasa mga opisina na nakakasara yung mga building, ay, gumabi na pala, hindi pa natin napansin. What do you do when each day ends? You kiss the day goodbye. You also kiss yesterday goodbye. Tapos na. Linggo na ng gabi, maglulunis na, goodbye. May Lunes uli bukas. Salamat nakahiram ng Linggo o Lunes. Salamat nakahiram ng isang linggong pag-ibig. Mabuti na kaisang linggo ka, yung iba wala. No? Salamat nakahiram ka ng konting ligaya. At eto rin yun, kung pagdurusa sa'yo yung Lunes, salamat, tapos na yung Lunes. Yun naman ang comfort natin na ang lahat ay natatapos. Kasi kung nasa hirap ka, syempre gusto mo matapos yung araw na yun. May utang ka, nagbabayad ka tatlong taon, gusto mo nang matapos yung tatlong taon na yon.
Meron naman tinaningaw naman na ng buhay, tatlong taon na lang, ayaw na ayaw pa niyang lumakad yung tatlong taon. Anong gagawin ng Diyos? Pareho sila nagdarasal. Yung isa, Diyos ko, huwag pa po, huwag pa po. Yung isa naman, Diyos ko, sige na po, sige na po. So what do? Ikaw na may gustong magbukas na, i-fast forward mo na yung bukas. Ikaw naman na ayaw mo pa, edi maglinger ka pa. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng isip eh. Makapangyarihan ang isip. Nakakalikha ka ng realidad mo kung kailangan. Lalong-lalo kung yung realidad na kapaligid sa'yo, eh hindi bagay sa'yo at ayaw mo talaga, gumawa ka ng paraan. Close your eyes and make your reality. Nakikita niyo yung mga Kristiyano noon, kinakain ng leyon, sinusunog, pinaparusahan, pero pipikit ang mata at nakikita nila ang Panginoon, lampasan nila maski sila sinusunog o kinakain ng leyon. Kasi merong ibang realidad, a spiritual reality in their hearts, in their minds. Habang buo ang iyong loob, malakas ang iyong pananalig, hindi ka kayang itumba ng anumang bagay. Pero kung hati ang loob mo, sira ang loob, wala kang pananalig, mabanayad na hangin lang ang dumaan, tumba ka na. Kaya napakahalagang project sa buhay, tibayan ang pananalig, buuin ang loob, hindi yung lagi ka na lang natatakot. Isaiah 43:18, forget the former things, do not dwell on the past. So empty your arms of the past so you can embrace today. Yan kumisan ang problema, nakayakap ka pa sa nakaraan, eto na yung present, hindi mo tuloy mayakap. Lumampas na, hindi mo na nayakap kahit kailan. Tapos siya ngayon ang hahabul-habulin mo yung hindi mo nayakap. Buong panahon mo yung iniisip-isip, yun na naman bagong present, na neglect mo na naman. Embrace today. Hebrews 3:13, but encourage one another daily as long as it is called today. Live day by day. Hindi ka pwede week by week, month by month. We are only good for today. We do not hold the future and the past is gone. So plan, invite, welcome, and be ready for tomorrow. Because if the Lord blesses you with tomorrow, it will definitely come. Truth is, tomorrow will always come. We are just not sure if we'll be there when it comes. Ecclesiastes 11:6, sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. In other words, don't put all of your eggs in one basket. Kailangan may konti ka dito, may konti ka ron. Hindi mo alam eh kung alin ang pagpapalain at kakasihan ng magbuting kapalaran. At pinapayo ko sa mga kapatid natin, mga may business, lalo't sobrang nagkiklik yung business nila, sabi ko, huwag kayong matukso na lahat ng kinita nyo, i-reinvest nyo at i-roll nyo ng i-roll, i-reinvest nyo ng i-reinvest dahil kumikita. Dahil paano kung biglang dumating yung oras na naiba ang trend o kumikita yung zipper. Ngayon, ang laki ng kita, so lahat ng kinita mo, ipinagpagawa mo pa ng more and more makina and pabrika ng zipper. E biglang nauso yung velcro, aanin mo ng isang katerbang zipper sa buhay mo. Di inabutan ka ng aanin kung ito ngayon. Maraming ganon, yung sobrang nasisilaw sa kinikita ng negosyo, yung kinita na ilalagay pa uli doon. Hindi man lang magtabi ng iba. Pagtuloy bumagsak yun, dala lahat. Sabi ko, pagka kayo ay kinakasihan ng grasya sa isang uri ng negosyo, magtabi kayo na kahit malugi ito o magsara, hindi na kayang bawiin ang kapalaran kasi naibukod yun na eh. Don't put all of your eggs in one basket. You'll never know. But keep planting and doing good and welcome tomorrow with cheerfulness. Because you know God's law, those who will plant will harvest. Manahimik kayo. Yung iba, paano ko kaya ako makakatiyak ng anak ko, magiging mabuti ang ugali o magiging maayos? Sabi sa Bible, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. You cannot control the future, but you can control the childhood now. Turuan mo ng lahat ng tama at ipasa Diyos mo na yung itinuro mo magbubunga. Ngayon, kumisan, naturuan mo na nga ng tama. Asas binaiba, eh, ba't naman po yun? Sa Christian school pa? Anak ba ng pastor? Ba't gano'n na nangyari? Aba, eh, kung hindi pa nag-Christian school yun at hindi pa lumaki sa turo ng Diyos, baka lalong malala ang nangyari. So, pasalamat ka, yun na lang ang nangyari sa kanya. Dahil siguradong tumalab sa kanya yung natutunan niya dahil sabi sa Biblia yun. Kung hindi siya naturuan, masahol pa dun. Be cheerful about the future. Mga kapatid, don't waste time. Don't waste one second. Bakit mahalaga ang one second? Imagine ninyo,
what you have is really just 1 second. You don't have the second that is already passed, and you don't have the second that will still happen. There is no such thing as minute. There is no such thing as hour or day or week or month or year or decade or century or millennium. They are all illusions. The only truth is the second right now where you're alive. Why? It takes just 1 second to die. Subukan nyo, yung hininga nyo, kunwari huli na. 1 second. It takes only 1 second to fertilize an egg by a sperm. It takes only 1 second to get life. It takes only 1 second to lose that life. So 1 second is all you have. Kaya hindi mo pwede ipangako yung 1 week eh. 1 week itang mamahalin, kung namatay siya bukas, anong 1 week ang pinagsasasabi mo? 1 year akong makikisama sa'yo, kung after 3 months, namatay ka, di wala yung 1 year. Hindi yun totoo. Ang totoo lang, I have 1 second now, makikisama ako sa'yo ngayon. Ngayon, mamaya, may 1 second pa ulit, nakisama pa ulit ako sa'yo. Paglingon mo, ay, nakabuo ako ng 1 taon. Pero kasi tapos na. Pero yung darating pa, hindi mo alam kung darating. So, huwag magsayang. Makati ang likod ng misis mo, kamutin mo na ngayon. Diba? Baka bukas, mawalan ka ng daliri. Hindi mo makamot. Hindi mo alam, naipit ka ng makina, natanggal yung mga daliri mo. Kamutin mo na ngayon. Kasi, this 1 second is all you really have. Yun lang ang hawak mo. Hindi pwede ipagyabang yung darating pa lang. At hindi pwede gamitin yung nakaraan na. Tapos na yon. Live the moment. Because the moment is God's gift. Ang dami nating sinasayang na moment kasi pinagmamalaki natin yung darating pa na next year, yung next month, hindi tayo sure. Anong kahulugan ng mga ito? Bakit dapat pahalagahan yung 1 second? Kasi yun ang bigay ng Diyos. Another second passes, binigyan ka uli. But there's no guarantee na bibigyan ka uli. Whatever good you should do and can do, do it now. Whatever happiness you can enjoy, enjoy it now. Whatever love you can give, give it now. Sabi ng kanta, because we may never love like this again. Hindi mo alam kung may chance ka pa. Pahalagahan ng panahon, do not kill time. You cannot kill time without hurting your eternity. Ama namin sa langit, ano nga ba ang kahulugan nito sa amin na pahalawan niya gahan ng panahon? Huwag magsayang. Huwag mabuhay sa multo ng nakaraan. At huwag mabuhay sa kinakatakutang pwedeng dumating. Teach us, Lord, the meaning of the now. Punong-puno sa Biblia ng mga ganitong katuruan, salamat Panginoon, ipaunawa nyo para mula ngayon, wala kaming sayangin. Kung oras ng tulog, itulog. Oras ng pagtatrabaho, ipagtrabaho. Oras ng pahinga, ipahinga. Para yung buong-buong regalo mo sa amin na panahon, sa tamang panahon, harapin namin gawin ang dapat gawin. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, lalo yung mga mahilig mag-ubos ng oras sa mga tapos na. Mahilig mag-ubos ng oras sa ini-imagine na hindi naman totoo. Palayain natin ang ating sarili, buksan ang mata sa kagandahan ng oras na hawak natin ngayon sapagkat yan ay hindi na babalik. Lord, teach us to number especially our seconds. Be with the Lord in some time of reflection.